Welcome to our third episode of Nutrition and Health webinar series brought to you by Pharmaceia, Jimenez Corporation. Ang topic po natin for this afternoon is Achieving Optimum Feminine Hygiene During Quarantine. Sponsored po ng Setyl Feminine Wash and Setyl Active Feminine Wash. Ako po ulit, si Grace. I will be with you for the rest of the hour of this afternoon. Dahil napakaganda po ng topic natin, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng live viewers natin ngayon. Alam natin na sabi nga natin, achieving optimum feminine hygiene during quarantine is as important as oral hygiene, yung mga previous episodes natin. Ano? The 3 months, more than 3 months na tayo naka-quarantine, yung mga babaeng active women, mga teenagers, na-realize natin a lot has stopped magmula nung nag-quarantine. Less accessibility dun sa mga regular things that we do, dun sa mga working moms, hindi sila pumapasok, yung mga teenagers, mga school students, hindi sila nakakapasok. More so, yung mga physical activities natin, na-stop din. Pero if there's anything na hindi natapos or hindi nag-stop, yung menstrual period po ng mga babae. So, tumigil na silang lahat except for the menstrual period. At the same time, hindi rin po tumigil yung sinasabi nating intimacy for the married couple. So yun po ngayon yung pag-uusapan natin. And this is, I'm sure, very interesting sa lahat po ng babaeng live viewers natin ngayon. So before we proceed to the topic, I am very much privileged to introduce to you our guest doctor speaker for this afternoon na may expertise po dito sa topic na to. She is a medical doctor. She is an obstetric gynecologist, a member, a fellow of the Philippine Obstetrical and Gynecological Society. She is a medical consultant of Calamba Medical Center, of Daniel Mercado Medical Center, as well as CP Reyes Memorial Hospital. Welcome po. Good afternoon po, Dr. Maria Monina Briones. Good afternoon, Doctor. Good afternoon, Grace. Thank you for the kind introduction. Good afternoon din sa mga viewers natin ngayon, especially for female viewers. Although I would also encourage the husbands to listen to this, ano, kasi timely din to for them to be a part of the sa pagtulong sa kanilang mga kabiyak sa buhay sa pagdating sa feminine hygiene. Yes. Okay. Thank you, Doctor. Yes, okay. Yes, Grace. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Bago tayo tumuloy dun sa ating topic, introduce ko muna. Of course, we cannot go on without our guest from the consumer side. Very important po yun. We are privilege also to have our two wonderful women in the house. Na isa from Quezon City. She is a very active woman. She is a nurse by profession. And she is also an entrepreneur who's overlooking her review center in Quezon City. At the same time, overseeing the dietary department of a hospital in Quezon City. And at the same time, a very, very active triathlete. So, hindi natin alam kung anong ginagawa niya ngayon kasi nasa loob din siya ng quarantine. Naka-quarantine siya in the four walls of his home. Welcome, Ms. Hyacinth Hunting from Quezon City. Hi, Doc. Hi, Doc Grace. Hi, Doc Briones. Hello, everyone. Hello, Ms. Hyatt. Thank you for joining us this afternoon. And then another guest naman natin from Paranaque. Thank you rin. She is also a very active mother of 3 and soon to be a mother of 4, married to a wonderful husband and a BPO professional. Thank you for joining us this afternoon, Mommy Regen Encinares. Tama po ba, Mommy Regen? Oh. Wala ata si Mommy Regen. Is she... Okay, wala si Mommy Regen. I'm sure she's gonna join us later
medyo na-late si Mami Regen. You know, the difficulty of being pregnant sa tanghaling tapat, medyo challenging, di ba po, Doktora Briones? Yes. So, yes, Doktora, mahirap bumangon pagtanghali po. Dahil po napapanood tayo via Facebook Live ng ating mga friends at ating mga kapamilya, ini-invite po namin, mag-post po kayo ng comments below at magtanong po kayo at dun po sa mga comments at mga tanong po na mapipili natin for this afternoon, Doktora Monina will try to address that and mabibigyan po namin kayo ng special gift pack from Setyl and Setyl Active for participating. At the same time po, ini-encourage namin kayo to join our quick survey. Sasabihin nyo lang po, yes, if this is relevant to you, itong topic na dinidiscuss natin. And no, sana hindi po no, it is not relevant to me. So, ganun lang po kasimple yung ating survey na sana po mag-participate kayo, especially po in asking as we will entertain more questions this afternoon para po mas makatulong tayo sa hindi lang po sa mga married women, pati po sa mga teenagers, single women, and all active women na nanonood po sa atin ngayon. Okay, let's proceed now, Doctora Briones. Tulungan mo po kaming maintindihan. Ano po ba yung sinasabi nating good feminine hygiene? And ano po ba talaga ang importance nito sa total well-being ng isang babae? Good afternoon again to our viewers. So I am in task to discuss yung quarantine, your feminine hygiene during this quarantine period. Okay. 30 minutes of your time. Okay, so this is our topic, achieving optimum hygiene during quarantine. So during this pandemic, hygiene, personal hygiene is very important. So time and again, during advertisement and other when you look at your TV and the radios, they would always tell you that to combat COVID is you just need to have very good personal hygiene, specifically hand washing, which is yung paghuhugas ng kamay sa tamang pamamaraan. So they would say that 20 seconds ng paghuhugas ng kamay is enough to kill the virus. So hindi natin, prevention is always better than cure. So hindi natin kailangan mga gamot, tama lamang na kalinisan at paghuhugas. So actually, ang ating I would concentrate more on our intimate feminine hygiene. So okay, hindi po rated X ang aking slides. Pero po patnubay ng magulang ay kailangan. Because ito pong slides na to ay nagdi-depict sa culture po ng mga Filipinos. No, in our culture, conversations regarding reproductive organs, especially yung vulva and vagina and menstruation, are considered taboo. Ibig sabihin po, ayaw pag-usapan kasi po nahihiya. Ganun po ang kultura natin. So kalimitan nga po yung mga pasyenteng pumupunta sa akin, kung hindi ko po tatanungin, hindi po nila yan sasabihin. Pero since this is a major health issue na nakaka-apekto po sa almost all of the women in the world, kailangan pong pag-usapan ito. At napaka-importante po, lalong-lalo na ngayon, na nasa quarantine po tayo, nasa bahay lamang. Dahil dito po natin mapapractice ang tamang feminine hygiene. So yan po, lagi po pinagsasabihan natin na huwag pag-usapan, pero kailangan pong pag-usapan. So ang feminine hygiene products po encompasses all the personal care products. So it doesn't mean yung isang produkto lang, marami po siyang kasama. So sa makikita nyo po dito sa slides natin, it includes our underwear, the cloth that we use for our underwear, lahat po ng
mga sanitary pads, napkins, even the tampons. At kasama rin po dito yung ginagamit natin for contraception, like yung ating pong vaginal cup, yung pong pills, lahat po yan kasama sa ating intimate hygiene products. At specifically po, ngayong araw na to, pag-uusapan po natin yung ating intimate feminine wash. So, napaka-importante po to. So, pag kayo po ay pumunta sa supermarket, makikita nyo po dito na bago po kayo makapili ng gagamitin, siguro po kung iisa-isahin natin lahat ng feminine products at saka yung mga feminine wash, makaabutin po tayo ng isang araw sa pamimili pa lang. So marami pong factors that affects choices of intimate care products, no? And these factors are as listed. Yung personal preference po natin, kung ano yung gusto, kung ano yung komportable sa atin, those are the things that constitute your personal preference. Yung cultural norms, kung ano pong paniniwala natin, the same with our religious practices. Kasi po, may mga relihiyon or may mga ethnic groups na iba-iba pong practice nila sa paglilinis ng kanilang delicate na bahagi. And ang isang major influencer din po ay ang economics. So syempre po, lalo na po ngayon na halos lahat ng tao ay naghihirap po sa mga pambili ng mga inuuna po syempre natin before yung mga ganitong bagay, inuuna po natin yung ipapakain natin sa ating mga anak or ipampapagamot natin sa ating pamilya. So napaka-importante po ng economics, no? So gusto natin po cost-effective yung produkto natin at the same time ay quality rin naman po. Another is, importante din po ito, yung guidance from a health professional. So, ang tamang produkto po, kailangan ine-educate po tayo. Ang primary po sa atin is i-educate ang mga consumers natin kung, or ng ating mga population nung tamang produkto. Kasi ito po napaka-importante. And syempre, ang major influencer po ngayon is social media. Kaya nga po tayo nandito sa webinar. Kasi ito lang po ngayon ang means to really educate the patient, our patient, and educate our population on the correct practices with regards to feminine care. So, hindi po li X-rated. So, ito po ay gusto ko lang, kasi po lagi nating pinag-uusapan ang female reproductive tract. So, napaka-importante po sa aming mga healthcare professional na inyong maintindihan kung ano bang pinag-uusapan po natin. Kasi kung hindi nyo po ito naiintindihan, hindi nyo rin po makikita ang importance ng ating mga feminine health products, no? So, ang ating pong reproductive organ ay nahati po sa panloob at panlabas na reproductive organ, no? Internal and external reproductive organs. So magsisimula po ko sa ating nasa loob, ano po? So para po nai-imagine ninyo kung saan po natin i-apply itong pag-uusapan natin. So mag-start po tayo. Ang ating pong internal reproductive organs is composed of yung ovary. Ito po yung tinatawag nating ovaryo. Ano po? Dalawa po ito. Next, na nakakabit po dito ay yung fallopian tubes nyo or yung tubo sa Tagalog. Na nakakabit naman po itong dalawang tubo sa ating matres. Ang matres po natin o bahay bata, ito po yung uterus in English, no? At pag bumaba pa po tayo from matres, makikita nyo po yung cervix. Ito po yung tinatawag nating kwelyo ng matres, no? At pag bumaba pa po tayo, yung kwelyo ng matres natin ay nakakonekta po sa ating vagina. Ang vagina po natin sa Tagalog, ang common ano ay loob ng puwerta. So para alam nyo po. Tapos, pag lumabas na po tayo dung vagina natin, nandun na po tayo sa picture natin sa bandang kanan. Ito po yung ating nilalaman ng ating puwerta sa labas. So ito po yung ating clitoris or ang tawag po natin sa Tagalog ay tinggil.
yung pong ating urethra, yung po yung butas sa baba, doon po dumadaan ang ating ihi. Butas po yan ang daanan ng ihi. At yung mas malaki pong butas, yan po yung butas ng ating puwerta. Puwerta po sa labas. At syempre po, ito ay napapalibutan ng labia majora at labia minora. Yan po yung tinatawag nating pisngi. At saka labi. Ang labia majora po ang pisngi ng ating puwerta. At ang labia minora po natin, ang labi naman po ng ating puwerta. So I just want you to have a visual of kung ano po yung pinag-uusapan nating structure. Nang sa ganun po, alam nyo po kung alin yung talagang lilinisin at a-applyan po ng ating feminine wash. So ito po ang ating Anatomy 101. Sana po yung nagustuhan ninyo. Okay. Pag pinag-uusapan po natin ang vulvovaginal health, yung pong ating kung paano po natin ma-maintain ang healthiness ng ating external genitalia and internal genitalia, which includes your vulva and your vagina. Yung vulva po yung labas, vagina po yung loob, no? So naglalaro po ito sa dalawang major factors, yung pong pH and yung bacterial flora. So ang pH po, ito po yung pag lagi nyo po yung naririnig, acidity and alkalinity of our of the products, no? Halos lahat po ng produkto at even po yung parte ng katawan natin at iba't ibang parte ng katawan natin, iba't iba rin po ang pH, iba't ibang acidity, iba't ibang alkalinity. So very important po to maintain the proper pH ng ating vulvovagina. Another po is kung inyo pong iisipin, meron po talagang mga bacteria tayo at normal fungus din po sa ating puwerta. Okay? Ang puwerta po natin ay may mga tinatawag na resident. Kumbaga po, merong mga namamahay doon na normal na bacteria and puwerta na nakakatulong po sa paglilinis ng puwerta natin. So, kailangan po may balanse sa dalawa. So, kung one is tilted towards the other, then doon po nagkakaroon ng tinatawag nating infection. At para nga po mabalanse itong dalawang factors na to, kailangan po natin ng tamang mga personal care products para po hindi po makakause ng harm sa ating vulvovaginal health. Okay, ito po, pinapakita ko sa inyo yung tinatawag nating pH. Ano po? Ito po yung scale natin, makulay. So, sa isang side, ang numero po, ang numbers natin ranges from 0 to 14. Yung neutral po dito is 7. One common example, kung makikita nyo, ay yung tubig, distilled water. Okay? At pag bumaba po kayo ng numero, nandyan po ang acidic. At pag tumaas naman po kayo, andyan po ang basic, no? So kung makikita nyo po, ang ating pong kwarta ay meron pong pH na 3.7, average po of 3.7 to 4.2, which is on the acidic side. So, ang gamit po sana nating maprodukto would protect this pH para hindi po tayo nagkakaroon ng mga diseases sa ating vulva and vagina. So ano po yung mga factors din na nakaka-apekto? Ganun din po, meron tayong endogenous and exogenous factors. So yung endogenous po are those na nasa atin na, like humidity, vaginal discharge, your menstruation, your urine and fecal contamination, yung genes nyo po. Kung ano po kayo nung kayo ay, kung anong ibinigay sa inyo yung genes ng magulang ninyo nung kayo ipinanganak. At syempre po, ang pinaka-importante, edad. So as we go older, mas nagiging basic po ang pH ng ating puwerta. Now, since nasa feminine, intimate feminine hygiene products po tayo, ito po yung mga exogenous factor natin. Yung panglabas like soap, cosmetics, creams,
your sanitary pads, your underwear, and most especially nga po, yung ating feminine wash, which we would be talking about. Okay po. Ang mga maraming pong studies na ginawa ng iba't ibang organization dito po sa Asia Pacific at the same time po organization din po sa Europe and US, no? So I would just illustrate, ito pong MECA guidelines on feminine hygiene. Ito pong MECA is association po to ng mga doctor from East Asia Pacific. So sila po ay gumawa ng guidelines kung ano po ba ang dapat gawin para ma-maintain po ang female hygiene. So nakita nyo po, marami po talagang mga do's and don'ts. Ano po? Kalimitan nga po lagi nating tinatanong, gagamit ba ako ng feminine wash? Hindi ba ako gagamit? Kasi ang dami po misconception. Pero makikita nyo po sa guidelines, nung yung highlighted po natin, na there's really a need to use soap-free lactic acid-based feminine wash. Ano po? So, tatlo po yan. They should have regular intimate hygiene using feminine wash. You use a hypoallergenic product and it should be to avoid soap-based product and it should be a lactic acid-based para ma-prevent po yung ating mga infection. So, yung isang study naman po ng European study sa pag-aalaga po ng vulvar care, if we would see, ito po kasi ipinapakita rin nila halos pareho, almost the same po dun sa ating isang pinakita from MECA group. Ano po. So, these are the basic tenets on kung ano po ang kailangan nating gawin para po mapangalagaan ang ating intimate parts. So, very important po ito. So, actually po, marami po i-summarize po natin to mamaya. And all of this, pag tinignan nyo po, ay nandun sa exogenous factors natin. Kung ano yung dapat natin gamitin. Okay. So, okay. So, ito po, napaka-common po dito since we're talking about feminine wash. So, ang ating pong internal reproductive organ, yung pong puwerta natin sa loob, napaka-common practice po dati to do a vaginal douching, no? Ito po yung usual na, kung makikita nyo po sa kanan, yung po yung usual na ginagamit natin for vaginal douche. Lalagyan po yan ng any intimate wash fluid or antiseptic at ipapasok po sa puwerta para po kinuhugasan. So, hindi na po ito advocated ngayon. Kaya nakikita nyo po umiyak ang ating matres at puwerta. Hindi po talaga pwede ito. Kasi sa marami na pong studies, there are a lot of studies now supporting that we should not be using vaginal douche. Kasi po this can cause infection dahil kanya pong ina-alter yung pH and normal bacterial flora ng ating puwerta. So this is a no-no. So, ngayon po, ang ating pong puwerta or vagina, ang sabi nga po nila is a self-cleaning oven. Oven kasi yan ay puno ng heat. Okay? So, kaya niya pong linisin ang sarili niya. So, we don't need to apply douche or anything. I once encountered in my clinic, marami pong pasyenteng ganito na ginagamit din po nila, lalo na po sa atin, since ang toothpaste daw po ay ginagamit sa ngipin, ay pwede rin daw pong gamitin sa loob ng puwerta. Hindi po ito pwede. Ano po? Dahil wala naman pong ngipin ang ating mga puwerta. Hindi po yan nangangagat. Okay? So, hindi po yan ginagamit. Ang dami po nating ganyan na pasyente. So, dito pa lang mas maganda po makita na ma-inform kayo sa social media na hindi po compatible ang toothpaste sa loob ng puwerta. Dahil po siya ay basic. Nasa, ang pH po ng toothpaste natin ay nasa basic side. No? So, next. Okay. So, ngayon po ay pag-usapan na natin ang mga feminine wash. Okay. As I said,
not all feminine wash are created equal. So, kailangan po optimum ang feminine wash natin. So, ano po ba ang attribute ng isang optimum feminine wash? Una po, it should be hypoallergenic. Kasi ayaw nyo naman pong mamaga ang ating puwerta at mga te. This is very uncomfortable. So, ayaw po natin yan. Next, soap free. Bakit po soap free? Kasi po ang soap ay basic. Hindi po siya acidic. Hindi po tama ang pH niya para sa puwerta natin. Next po, it should be pH friendly. So as I've said, kailangan po compatible yung pH niya nung feminine wash natin with the pH of our vulva. Mm-hmm. It should be mild enough to be used every day. It should not contain irritants, no? Kasi irritants can alter yung bacterial flora po natin. It should protect against dryness, no? One common component na nagpo-protect po ng vaginal dryness is our zinc PCA. Actually po, yung zinc PCA, pang anti-aging pa nga po yan. So, kita nyo, babata pong inyong puwerta. Which is, kung pwede nga lang, gusto natin lahat yan. And, we should, your feminine wash should maintain your bacterial flora. So, by incorporating a mild mild cleanser, then naaano po natin, because some of the feminine wash are tinatawag nating contain strong antiseptic, so hindi po natin yan pwedeng gamitin every day. And the purpose of feminine hygiene is to have a product that is safe to use every day. Okay, so but we do attribute na kailangan po, hindi rin siya sobrang, hindi rin tayo sobra namang maghugas ng maghugas. No? It's, ang advice lang po natin is twice a day, umagat gabi before going to sleep, and after bath po sa morning. And then in between, pag po tayo ay nag-urinate, then we can just wash with water and then pat dry. So, sabi ko nga po, ating pasasalamat sa ating sponsor, mabuti na lang po. At lahat po yan ay attributes nila. Okay. I think nalalapit na po ang conclusion ng aking webinar. So, kung titingnan po natin, gusto ko po lang ipakita dito na no matter what race you are in, no matter what color is your vulva or vagina, just remember always na ang kailangan po natin gawin ay choose only products that are safe for our vulva and vagina. Make it a habit to check the label carefully and consult your friendly OB-GYN. Kasi kailangan po ito para hindi po natin maramdaman yung mga irritation brought about by the diseases due to improper feminine use of improper feminine care. So, importante po ito for us to maintain the vulvovaginal health. Na ngayon po ay, since nasa bahay po tayo, ay dapat po nating bigyan pansin din aside from our personal health. So kung ito po ay gagawin natin at tatandaan natin lahat, our flower would remain fresh and fragrant as long as we live. So yun lang po. Ako po ay nagpapasalamat. Masaya po ang aking fufu dahil sa inyong pakikinig. So hopefully po ay kayo ay may napulot na aral sa aming webinar ngayong araw na to. Doktora, maraming salamat for that very short but very precise presentation about feminine hygiene. Kasi maraming nagtatanong, ano, Doc, ang common that we hear lately, kailangan ba talaga gumamit ng feminine hygiene? And I think dun sa presentation mo earlier on, we saw na talagang nire-require na meron.
Tama po ba, Doktora? Na meron yes. talaga feminine wash tayo. Yes. Actually, recommend, as you see, kung babalikan natin yung recommendation, talagang kailangan. Kasi I would always tell my patient, ikompara nyo, yung ating puwerta, para rin yung mukha at ulo natin. No? Ang ulo natin has hair, meron tong yung sweat glands, merong sebaceous gland, yung sweat pinagmumula ng pawis natin. At yung sebaceous gland or mucus gland natin, pinagmumula naman ng mga discharge gland, yung parang mga oil. So, kayo kaya ang maligo araw-araw ng tubig lang. Okay? Yeah. Baka pwede ng kapitan ng, baka pwedeng tumayo ang kahit na ano sa inyong ulo or sa inyong mga buhok. Diba? So, imagine nyo na lang ang ating puwerta kung ganun din lang ang gagawin natin. Huhugasan mo lang ng tubig. So, ang kailangan lang, tama. Yun ang sinasabi namin palagi. You choose a product, a feminine wash that is right for your vulva and vagina. And ano yung tama? Those which are lactic acid based, which are soap free, and dapat free of any perfumes and irritants. Kasi ang society natin ngayon, ang gusto, mabango. So, ang gusto sa mga feminine wash, yung babango. Actually, may natural bango naman talaga ang puwerta natin. So, hindi natin kailangan ang pabango. Okay? So, this ang pabango ay irritant sa puwerta. Thank you for that answer, Doktora. Before tanungin si Hayat, who happens to be a nurse, balikan ko lang, Doktor, nakita ko dun sa, if there's anything na nakita ko dun sa presentation mo, Doktora, na madaling ma-appreciate, madaling matanda, at I think makakatulong sa lahat, yung sinabi na do no harm. Kasi di ba, Doktora, sa lahat, sa field of medicine, sinasabi natin sa Hippocratic Oath, yung unang-unang do no harm. Pag gumagamot tayo, di ba po, Doktora, na dapat pag meron tayong isang ina-address na pasyente or kung anumang kaso ito, ang una nating nas ang top of mind natin, huwag tayong gumawa ng harm dito sa pasyente na po ito. So kung nagre-recommend ang doctor, katulad ni Doktora Monina, very, at dun sa mga institution like WHO, I've been reading yung CDC, Doktora, no? Sinasabi rin niya na the Center for Disease Control and Prevention, sinasabi niya talaga na ngayon, because 70% of all workers now, whether doctors, nurses, midwives, ang mga frontliners are 70% mga babae. But na-overlook yung hygiene nila. Kasi nga, ang sinasabi, mas maraming importante pang dapat tignan. So ngayong nakikita natin dun sa diniscuss mo, Doktora, gusto ko lang i-connect na dapat talaga pagtuunan natin ng pansin yung good feminine hygiene. At when we do, importante din na tignan natin na pag namili tayo, hindi naman makaka-harm o walang harmful effect dun sa pag-alaga natin sa ating, ano bang tawag sa Tagalog, Doktor? Basta. Sa ating delicate part. Oo. So, Doktora, ako hindi ko makakalimutan yan. Lagi kong tatandaan yan. So, thank you for that. So, Doktora, tanungin muna natin si Miss Hayat, isa siyang nurse, ulitin ko lang, by profession, but she's a entrepreneur and a very active woman at that, being a triathlete. Hayat, Miss Hayat, wala tayong yes, triathlete no. ngayon kasi naka-quarantine. So, tanungin lang kita, Miss Hayat, what have you been doing lately as part of your physical activity, considering na wala tayong access sa mga outdoor sports? Okay, so ngayon Doc and Doktora, so sa bahay. How does it affect your, you know, total feminine hygiene? Yes po. So ngayon, since indoor trainings lang po tayo, so mga heat training, mga YouTube videos lang pinapanood ko. And then minsan naglolong run ako mag-isa. Usually ngayong GCQ na natin, you can run na solo outdoor, you can ride na solo outdoor na rin as long as you have physical or social distancing with other riders or other runners. So, sa akin lang, Doc, for example, I'm doing my long run or long ride. So,
napapansin ko lang since I have no time to wash every, for example, every go to the restroom, hindi ako nakapag-wash dahil nga maaga pa lang nag-start na yung workout. So after that, napapansin ko na medyo makatinga si delicate part tsaka medyo mahapdi siya. So kasi nga, naisip ko rin, nakaka-affect po ba na kapag I am using my working out clothes is hindi ako nag-underwear? Yes, Haya. Hello. So yung ating, since you're a triathlete, no? Sa previous slide, pinakita natin na your clothing material, yung underwear, also affects yung feminine, yung signs and symptoms mo of sa ating vulvovaginal part, no? So, as we know, yung material kasi na ginagamit for cycling and running, most of them are not cotton, di ba? It's like yung mga, how do you call it? Ang mga experts sa anong material. It's like parang nylon, di ba? Yes, dry fit clothing. Oh, dry fit clothing. But still, iba pa rin yung absorbency ng cotton, no? So if you don't use an underwear, yung friction ng ating trisuit is directly on your vulvovaginal area, dun sa puwerta. Kaya nga, since nag-aabsorb yan ng sweat and everything, so nai-irritate yung ating puwerta. Kasi ang ating advice would always be, dapat yung puwerta natin dry. Any, yung pag-wet yan, breeding ground yan ng bacteria. So yan ang triggering factor, yung wetness, palaging wetness, triggering factor yan para magdumami yung bacteria. Kaya after, kung long hours yung pagbabike and pagrarun, mapapansin mo talaga na may irritation. So what we suggest is, kasi nga kung hassle yung pagpapalit ng panty, kasi mababasa rin yun eh. So you can just put yung thin na pads para ito ay cotton based. And then pagka nagkaroon kayo ng mga pit stop for para wiwiwi, dapat may dala kayong extra na mga thin na pads na you would just throw it away. So just to absorb yung wetness. So that would help na hindi magkaroon ng irritation. So kung wiwiwi man, like meron kang dalang pwedeng i-wet yung tissue and then pat dry again with dry na tissue. Tapos i-discard lang. Just use another pads para to avoid yung irritation. Very common okay. Yan. Because of Doctora, the wetness. Yes. Follow-up question, Doc. Would you recommend a feminine wash specifically intended for us active women so that para maiwasan namin this kind of itchiness? Kasi as of now, I'm using an organic product po for my feminine wash and feminine hygiene. Okay. Importante yung feminine wash that is suited specifically to your lifestyle, no? So may yung mga component na inilagay ko doon sa ating mga the things that you have to consider when choosing a feminine wash is very important, no? So specifically ang kailangan lang na component with active women is that una, it should be mild enough to be used daily. Oo, kasi pag active ka, syempre mas maraming secretions, ganyan. So, dapat magagamit mo siya daily. But ang recommendation is you use it only twice a day. Okay? Another is, tama ang pH. It should be lactic acid based. Kasi marami tayong products na sinasabing organic. Okay ang organic. As long as, kasi may mga organic na soap base. Yun ang problema natin. Pag soap base ang wash mo, so kahit organic siya, magkukos siya ng irritation because i-disrupt niya
yung natural pH and bacterial flora ng puwerta. So kailangan unang-una lactic acid base, soap base, soap free. It should have pagka-active ka rin, syempre gusto mo wala yung dry effect. Yung parang kasi kaya ayaw naman ng iba yung dry na dry. Nagko-cause din ng itch kung sobrang dryness. So it should contain also a mild moisturizer para hindi tayo mag-cause ng magkaroon ng itchy feeling. Yun. So it's actually the components which are important. Organic is good, but you have to see the components also. You really have to look at the label. Kaya nga sabi ko, remember to really to take time on looking for the ingredients. Dapat wala rin parabens, sulfate-free, mga ganyan. Walang harmful ingredients. So, organic plus the basic our basic requirements for a feminine wash, Optimum yan. Mas magandang combination. Pero kung hindi organic at tama naman yung mga requirements, then okay din yun. Optimum din for a good feminine wash. Okay, thank you, Doc. Thank you, Ms. Hyatt, for that question. Thank you, Doctor, for answering that. Actually, merong nagpasa lang sa akin, nahiyado siya magtanong sa messenger kasi senior citizen siya, doktora. Ah, okay. Dahil alam natin, most senior citizen, I mean, not actually more senior citizen, lahat ng senior citizen are not allowed to go out. Tama po ba? So okay. Ngayon, ang tanong niya, nahihiya siyang magsabi, she's already 62 years old and I would suppose meron siyang senior ID na dapat daw may discount siya kung bibili siya ng feminine wash, pero nahihiya siya kasi 62 na siya. So ano po ba talaga, doktora, ang position natin pagdating sa senior citizen feminine hygiene? As of now, I think nagpasa na ng bagong bagong ordinance with regards to use of yung extended benefits ng senior citizen. I just don't know kung kasama ang feminine wash. Kasi dati hindi talaga vitamins, yung mga personal hygiene items are not included in the senior citizen benefit. So, pero during this time na nag-GCQ, I heard, ha? Nakasama na ngayon ng vitamins kasi kailangan nga for general health na uminom ng vitamins to increase our immune system. So, isinama na yan sa mga benepisyo ng senior citizen. I hope maisip din nila na part of the personal hygiene ng mga senior citizen din ang right feminine wash. So, I hope na isinama nila. I have yet to read on it. Pero alam ko yung mga vitamins kasi extended na ngayon sa vitamins ang senior citizen discount. Tapos, doktora, nakalagay dito, pahabol po. Sabi niya, shh! At 62, I am still S active. Okay. I congratulate you. Ibig sabihin, doctor, at 62, may intimacy pa siya kay sir. So, ngayon, ang tanong niya, dahil nahihiya siyang bumili, dahil senior citizen na siya, required pa rin ba siya after intimacy with the husband to wash with the feminine wash? Kasi yes. I would suppose hindi na siya nag-period, ano? Lahat dito tumigil na except for menstrual period. Pero at 62 sa kanya, tumigil na yung period niya. Tama ba, doktora? Yes. Actually, ang feminine hygiene is not confined to the reproductive age group. Ini-encourage lalo ang feminine hygiene sa mga menopausal kasi they are the ones who are more at risk na magkaroon ng infection because of the vaginal dryness, because of the vulvar dryness. So the more that they need the right product na gamitin as feminine wash. So kung sexually active pa siya, kailangan pa rin siya kasi nga ang ating advocate to prevent yung mga
diseases is after sexual contact, it is advised that you wash, really, from you wash your vulvovaginal area as para ma-prevent natin yung mga infection secondary to the contamination dahil sa sexual contact. So, kung sexually active pa ang ating senior citizen, I salute you at kailangan mo lalo ang feminine wash. So, just use the right product. So, kailangan pa rin talaga. At mas kailangan nila dahil mas at risk sila sa infection. Ang okay. pH kasi ng kwarta ng isang lola, isang 62. Hindi pa naman lola. Ganun daw eh, pero active pa siya. Towards the basic na kasi ang kanilang ano, towards the basic ng pH ng kanilang puwerta. So more on higher na ang pH nila, nagre-range na sila sa mga 4 to 5 kapag ka nandyan ka na sa menopausal age group. So okay. The more na kailangan nila kasi mas prone sila sa infection because of the dryness actually. I'm sure nasagot ko yung tanong ni... I don't wanna call her Lola kasi sabi niya, please do not address me Lola because I am not. Okay, hindi ko siya Lola. I'm sorry. Tatago siya sa pangalang... Okay. So, Doktora, yung next question natin, hindi ko na rin babanggitin yung pangalan. Ang sabi niya, how do you now take care of the hair down there? Kung sinasabi binanggit mo kanina, ano, si Miss Hayat, huwag kang aalis ha, kasi alam natin, kailangan din natin to. How do you take care of your hair down there? Kung lalo na kung, ano bang tawag? Sige, doktor. Para siyang punong malago, di ba? Lalo na kung siya ay isang kagubatan. So, actually, that is one of the major contributing factor, yung pubic hair natin, in taking care of our pubic hair affects the vulvovaginal health, no? So, as this is especially true for those people na ayaw, di ba? The hair is there, kaya nilagayan ng Diyos dyan, eh dapat nandyan siya talaga. Pero may mga tao kasing ayaw. So, what they do is they shave it totally or they do yung tinatawag natin waxing, no? Ano ba yan? May tawag sila sa waxing dyan eh. Brazilian waxing. Yes. Brazilian. Naubod ng sakit. Okay. So, we, obstetrician and gynecologists, we try to advise patient not to totally remove the hair. So, yes. Kasi una, when you shaving ha, the blade can cause yung minute na mga breaks na hindi naman natin nakikita. Kaya mapapansin nyo, when you shave, after, makakakita kaya minsan may mga pimple-pimple kasi pinapasukan ng bacteria yung breaks na yon. So, you think Brazilian, yung waxing, we don't really advise doing complete waxing kasi unang-una, when you pull out the hair follicles, it's an open space. So, ganun din, papasukan niya ng bacteria and tinotraumatize mo yung vulvar area kasi very sensitive yan. Imaginein mo yung sabunutan kaya yon at tanggalin lahat ng buhok, eh di masakit. So, ganun din ang waxing. So, what we advice is to trim the... Di ba, pag gumagawa ka ng bonsai, mas maganda nga ang bonsai, tinitrim. Hindi mo naman kinakalbo. So, ganun din tayo. Our vulvovaginal face would be better kung tinitrim lang natin. So, yun ang pinaka-safe. Trimming. You don't shave and you don't pull by waxing. So, Hayat, we do not shave. Yes. So, maganda daw yan kasi may kiliti. Sabi na, pidya. Magdubay na magulang talaga to. Wax talaga po ang ano eh.
Akala ko wax talaga. Yung pala, dapat trim lang, Doc. Yes, trim. Now I know. Tapos, kasi doktora, both can cause infection. Both yes, can. Ito, doktora, ayaw din niya magpasabi kasi during the 3 months of quarantine, more than 3 months, I've discovered I'm using the gumagamit siya ng Setyl Active, but I have discovered buntis ako. Okay? Okay. So, married siya. Ayaw niya lang pasabi na buntis siya. Anyway, so pwede bang gamitin si Setyl Active now that she discovered that she is pregnant? Or should she shift to Setyl? A feminine wash specifically indicated sa buntis. Okay, actually, both products, I think it's just a marketing difference. Pero both products can be used safely during pregnancy and when someone is not pregnant. The Setyl buntis, yung Setyl natin, can also be used by non-pregnant women. So, interchangeable. Ang difference lang kasi natin, with regards to your Setyl pregnant Setyl buntis natin is the it's yung content niya of cetylpyridinium, which is a mild antiseptic. Okay, kasi ang buntis prone sila sa UTI kasi nagbababa ang resistance ang immune system ng buntis, so madaling yung bacterial flora nila na normally nandyan lang, minsan madaling mag-proliferate. Kaya madali silang magka-infection sa vulvovaginal area. Kaya mas gusto nating merong konting, may mild antiseptic component ang ating feminine wash, which your Setyl contains. No? Your naman Setyl Active contains your zinc PZA, which is it's like it's a mild moisturizer. It's an anti-aging agent. Yung wala ang Setyl Active natin, wala siyang component na mild antiseptic. So, pero pwedeng gamitin interchangeably. We would prefer Setyl buntis sa buntis, but she can use Setyl Active. So pag naubos na Setyl Active, switch na lang siya kay Setyl. Doktora, tinanong niya, sinunod niya, ano daw youngest age pwede gamitin? Because apparently, she is sharing it sa mga anak niya. Yes. Actually, before menarche kasi ang pH ng ating vulvovaginal area nasa basic side eh. So nandiyan sa mga near 7, no, near neutral pagka before menarche, no. But it's safe enough, yung Setyl Active mo can be used as early as yung pangwash natin sa mga babies natin, 'di ba? Minsan kasi pag yung pagbabae yung babies natin, may makikita na tayong mga parang sa lalaki yung parang mga smegma na puti-puti. So, your Setyl Active can be used, safe to use even at that age. So, okay lang yun. Kasi ka very mild naman ang ano, it's soap-free base, it's tawag dito, lactic acid base, at saka wala siya harmful ingredients. Kaya pwede siyang gamitin even at during yung baby pa lang. And I'm sure, doktora, ano, no, they will have, as moms, no, they will just have to play it by ear. Kung, yes. Kung nasosobrohan ba yung anak nila or they're just doing it appropriately at the tamang-tama lang, hindi naman nila. Mommy should know. Mommy knows better, di ba, doktora? At saka nga, everything dapat in moderation. Even sa adult, di ba, sabi ko nga, hindi ka naman allowed din to wash kada wiwi. You don't wash with a feminine wash. Hindi yun advisable. So, 1 or 2 times a day is enough. So, sa bata, ganun din naman. So, anything that we use in moderation, lalo na sa mga bata. Hindi so, naman once a day washing, okay lang yun.
Doktora, hindi naman kaya dahil buntis si mami, kaya lang nagtatanong kasi may issue rin siya sa smell. Pareho lang ba to? O would there be an issue? O si daddy ang may issue sa smell? Kasi di ba, doktora, mayroon mga tinatawag na pregnancy, whatever, yung biglang ayaw mo ng aboy na ganito. Gusto mo mag-shoot ng brand ng wash kasi for some reason hindi mo gusto yung smell. Kaya nga sabi ko, sigurado bang ikaw ang may concern yan o si daddy ang may smell sa, ang may concern sa smell? So sa smell, doktora daw, meron bang difference yung dalawa? Regular, which one? The Setyl active, yeah, and Setyl? According to your patients. Wala eh, actually. Wala. Kasi usually naman yung mga products, kasama yan sa tinitingnan ng mga doctors yung amoy. Kasi ayaw nga natin ng strong eh. So, ang Setyl kasi halos wala kang maamoy. So, I guess it's not the smell. Although, ang butis kasi, very sensitive ang sense of smell nila. So, minsan kahit wala namang, walang naaamoy, talagang you would notice that pupunta sa'yo. Parang kung may amoy. Kahit na anong gawin nating amoy, minsan sinasabi ko sa pasyente, wala talaga akong maamoy. Sabi ko ganyan. Kasi nga, very sensitive sila. Minsan, they would think na meron kahit wala. So, that's all, actually, that's part talaga of yung paglilihe na tinatawag. Pag nagsabi na siguro si husband na, may amoy, yun ang mag-worry tayo. Kasi once nagka-amoy, there must be a problem. No? So, pero yung feminine wash natin, wala. Wala namang amoy. Wala namang amoy. Sasabihin niya, very safe to use. Para kala mo lang wala, pero meron. Ayaw nga natin ng ano eh, di ba? Perfume. Yung perfume base, ayaw natin. Although, gusto yun ng babae. Is pag, if you would conduct a survey, tatanungin mo sa kanila, ano ang gusto nyo sa feminine wash? Sasabihin nila sa atin, mabango. Kasi, ang iniisip nila, since mabango, mabango din doon. So, syempre, yun ang notion, which is actually, hindi naman safe yung sobrang pabango sa feminine wash. Okay. Very interesting dun sa mga live viewers natin. I hope you also find it very interesting. Naririnig natin kay Dr. Monina. Balik tayo ulit kay Ms. Hayat. Ms. Hayat, di ba? Yes. Aside from being a triathlete, you also go around because you're back now taking care of your different businesses. So, from what I have been hearing, ang isang nagiging common scenario ng mga mommies ngayon is the dahil nga busy tayo catching up with so many things, na o-overlook natin yung mga nararamdaman natin. Nararamdaman natin precisely because hindi siya nagiging priority. May ganun ka bang related issues na with regards to feminine hygiene that you're overlooking it because of the business of trying to go back to normal or the new normal? Actually, Doc, example for the yung kaninang issue ko na itchiness. So, minsan, napapansin ko lang na itchy siya pag wala na akong ginagawa. Pag nasa bahay na ako, pag bago ako matulog, tsaka ako nararamdaman, bakit kanina naman na nasa office ako, hindi ko siya nararamdaman? Bakit ngayong bagong ligo ako, matutulog na lang ako, tsaka ako siya nararamdaman? May mga ganong scenario po, Doc Grace. And then, also po, kapag, for example, magkaka-mens na po ako, so sumasakit yung puson ko, pero as yun gagaya nung sinabi ko kanina, nararamdaman ko lang siya kapag hindi ako busy. Pero pag busy ako, parang hindi ko siya nararamdaman. Yeah. Doktora, what can you say about that? That's a normal, hindi normal yung itchiness, but yung nararamdaman lang natin pag tayo wala nang ginagawa. Kasi by medically, talaga namang pag busy ka, kasi ang focus mo is on one thing. Eh. Di ba pag sinasabi nga natin, like pag may pain tayo, ang pain at saka yung receptor ng pain at receptor ng
ng itchiness are almost the same. So, pag may pain tayo, ang usual natin sinasabi, gumawa ka ng something that would deviate your attention para mabawasan ang pain, di ba? The same thing with itchiness. So, kung may ginagawa kang iba at naka-focus ka on something, hindi mo talaga ma-feel. Or kung ma-feel mo, very minimal. Pero once wala ka nang ginagawa at naka-focus ka na, then saka mo siya mararamdaman. No? So, that's normal. Especially during yung vulvovaginal health kasi natin is also, yung menstruation is also a factor, no? Kasi pag nagme-menstruate ka, nag-change ang hormones mo. So, mas prone ka rin sa infection. Kaya marami rin tayong nararamdaman during menstruation. At kapag wala ka nang masyado ng ginagawa, doon mo mararamdaman. But these symptoms are okay as long as transient. Pero once na naging continuous yung symptoms, then you have to consult. Kasi there must be a problem. Okay, thank you, Doc. Okay. So, Miss Hayat, alam na natin, ha? So, lahat ngayon, diniscuss lahat ni Doktora Monina yung ating personal concerns because we have been mum about it, silent about it. For some reason, tingin natin mas may importanteng dapat pagtuunan. Pero sabi nga ni Doktora Monina, importante ang feminine hygiene sa buong total hygiene ng isang tao, especially ng babae. Ayun muna, Doktora. Thank you so much for your time. Hanggang doon na lang muna tayo. Naka 1 hour, more than an hour and 3 minutes na tayo. Napaganda tayo dun sa usapang nakakatuwa ni Doktora sa mga pinakita niya at mga binanggit niya. So, Doktora, before we close, pwede mo ba kaming bigyan ng tips bago tayo magpaalam sa isa't isa kung paano ba natin talaga papangalagaan kung yung binanggit mo kanina, economy also, or plays a very important role sa present situation natin during this crisis. Ano ba ang pwede mong masabi sa mga buntis, sa mga young adults, sa mga active women, married women, and even senior citizen na nasa confines ng kanilang mga bahay ngayong quarantine pa rin tayo? Thank you, Grace. So, ang isang tip ko lang sa mga, when it comes to intimate feminine hygiene, no? So, pala, remember ang word, proper washing, no? So, sung yung kamay, you do proper washing. So, the same with your intimate parts, no? Whether you are in the reproductive age group, whether you are a senior citizen. So, kalinisan pa rin ang ugat ng maganda nating kalusugan. So, whether sa general na kalinisan or kalinisan ng ating intimate parts, lalo na intimate parts natin. Kasi remember, intimacy is the source of all this. No? We would not be here if we were, kung wala tayong intimacy. So, kailangan protektahan natin yung ating part ng intimacy. So, kailangan proteksyonan din natin yan kasi parte yan ng buong katawan natin. So, parte rin yan ng kalusugan natin. So, and huwag kayong matakot na pag-usapan ito kasi kailangan naman talaga. The more you convey information, the more na mas maiintindihan nyo kung paano how to read. The more kayong magtanong, magkonsulta ng tama, and maging aware kung anong dapat yung gamitin, the more na magiging healthy kayo. Both inner and outer health. So, very true, Doktora. Naniniwala ako that we all have access to information. Yes, correct. Ngayon, lalo na ngayon, di ba? Lahat na ng tao social media kasi nga social distancing. So, kahit ako na hindi ako magaling sa, hindi ako techie, pinipilit ko matuto dahil nga ito na ang medium of communication.
So, right, Doctora. Si Doctora Dana Santos would like to say hello to everyone. Thank you, Doctora Dana Santos from Cardinal Medical. Doctora Dana. For staying with us, salamat po. At nagtanong siya, Doctora Monina, kung maglalabas ba daw tayo na mas malaking packaging na pwedeng dispenser. So, oh yeah, it's up to the the company po. After siguro nito, we can discuss it, no? Tapos, Doktora, magpapasalamat din po tayo, syempre, kay Ms. Hayat. Alam kong marami siyang businesses na inopen even after the quarantine, kaya talagang she's very active in the real sense of being active. So, salamat sa iyong pagdalo sa ating episode 3, Ms. Hayat. What would you like to leave our audience before we close? Ayan. Thank you po, Doc, for the information na natutunan ko ngayon. And then for the audience po, so kahit na quarantine life tayo, meron tayo mga nauunang priority gawin with the mommies. Inuuna natin yung, like now, education ng children natin sa home-based schooling, tapos sa mga businesses natin, sa mga ginagawa natin na house chores natin, importante pa rin na wag natin papabayaan yung feminine hygiene natin. Kasi as a woman, so important din siya sa daily lives natin. Very well said, Ms. Hayat. Salamat. Siyempre, nurse, she knows also very much about feminine hygiene, di ba, Doktora Monique? Ako naman, ang masasabi ko lang, sabi nga natin, this is not just, our present crisis is not just all about survival. It is also about revival, di ba, Doktora? Ang daming good things na na-revive after or during this crisis. Sometimes, looking back, sabi natin, the old normal pala is not the best after all. Kasi during this crisis that we now have the new normal, na-discover natin na mas marami palagang magandang i-offer yung life natin. In fact, sabi ko nga, it's not just survival but revival of the beautiful habits na nakalimutan na natin na nire-revive ulit natin ngayon. So again, next week, magkakaroon pa rin tayo ng another episode for our Nutrition and Health webinar series brought to you by Pharmaceia Jimenez. We will have an internal medicine doctor to discuss adult nutrition and health. Iniimbitahan po namin kayong lahat at huwag niyong kakalimutan to keep smiling because it's the prettiest thing that you can wear during this crisis. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you. Good afternoon.